Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi! Saang panig man tayo ng ating mundo, sana ay okay tayong lahat, kondisyon ating pag-iisip, wala tayong sakit-sakit, at higit sa lahat, happy tayo ngayong araw makaabayan. Bakit si Ivan? Well, syempre may breaking news eh. But before that, syempre isa nga pala, pasensya po na ganito ating setup ngayon. Kapag ganito kasi ang aking background makaabayan, ang ibig sabihin, nandito po ako sa workplace. So anyways, break time ko naman ngayon eh. So nagkaroon po ng chance si Sir Ivan na kapag vlog, kahit kunti man lang. So anyways, makaabayan, breaking news tayo. Bakit? Kasi kanina, nagkaroon po ng press conference ang legal team ni Abel Bacodyo at siyempre, nandun rin po si Abel Bacodyo makaabayan. Doon natin nalaman na kinasuhan na pala 2 weeks ago itong si Hitad aka Maharlika ni Abel Bacodyo makaabayan. So at last, ngayon po, happy ang ating mga kababayan po ng mga Marcos supporters, ang mga loyalista, well of course, included mo yung kaabayan, happy po. Bakit? Kasi nga matagal na ho natin yan na ipinagsisigaw dito sa ating channel na sana po, someday, alam ko po na darating yan na kahit yung mga paninira niya doon po kay Ifelisa, kay PBM, well, binaliwala na po sila sa ating Pangulo makaabayan. Pero alam ko, darating ang panahon na merong isang tao na siseryoso dito kay Hitad, na siya po ito'y seryosohin po na ipapakulong or pagbabayarin po sa kanyang ginagawa na pangalipusta, paninira at pang-apa po ng pagkatao makaabayan. So ito na po yun, dumating na ang araw. Pero alam ho natin na naalala ba natin makaabayan na meron ako ditong ipinakita sa inyo na clippings yung si Ate R na kung saan talagang galit na galit sa dito kay Hitad kasi nga sinisiraan niya itong si Abel Bacodyo na tinawag niya na scammer. Pero alam niyo po, yung nagsalita na yon, siya po ang tinatawag na ate-ate ni Abel Bacodyo makaabayan. Di ba? In-explain ko po yan. Siya po ay galit na galit dito, talagang umiyak po siya or halos talaga hindi na nga maano yung kanyang boses makaabayan kasi nga nasasaktan siya na despite po dito sa mga ginagawa po na magandang pakikitungo ni Abel Bacodyo doon kay Hitad during po sa election makaabayan. Di ba, sabi pa nga ni Hitad na siya ay BFF daw ni Hita makaabayan, si Abel Bacodyo. Maganda ang pakikitungo, talagang ibinigay niya lahat makaabayan kung ano bang gusto nito ni Hitad. Pero sinisiraan pa rin niya itong si Abel Bacodyo makaabayan. So naalala ba natin si Ate R? So ito na po, that is after 1 week yata. Kasi kung maalala ko po makaabayan, ipinakita ko dito yung audio ni Ate R, that is January 16. So after 1 week siguro, doon na po nag-file ng kaso si Abel Bacodyo directly doon sa US makaabayan, and that is good news. So meron pong nagtanong doon po sa press conference kung pwede ba mag-join forces dito si Katunying at saka ito pong ikinaso ni Abel Bacodyo makaabayan. So para before ako maglabas po ng aking opinion, ipapakita ko muna sa inyo yung press conference ni Abel Bacodyo makaabayan. At saka pala, ang may maari po ng ating video na ipapakita ko makaabayan, itong press conference ito, credit to the owner kay Biyahe Nicoy TV makaabayan. So kilala ba natin si Biyahe Nicoy? So siya po yung may-ari ng video na ito na ipapakita ko sa inyo. Okay, so for more details, let's watch this. Actually, nagkakilala kami because of the campaign. Tapos, because pareho kami yung paniniwala, pareho kami yung sinusuportahan. So, and then, nagkaroon kami ng communication. No? Bigla na lang nagbago, hindi ko alam. Well, nakukwento ko sa kanya yung, kasi she stayed in my condo because of that, nung election and then campaign. Nagkukwentuhan kami about buhay-buhay. So, doon na po yung lumabas yung siyempre, nung bata pa ako, yung parasal ko na ko, ang hirap ng buhay, wala pang bayad sa kuryente, parang ganon. Tapos, yun, siguro yun ang nilalabas niya ngayon. Pero that's my story before. Siyempre, iba na ngayon. So, yun, hindi ko alam kung saan ang gagaling talaga yung kanyang dati. So, kailan kayo nagkaroon ko? Kailan kayo officially pati na ibigan or umalit? Last, I think 2003 noong August. August? 2023 August. Yun, doon na yung parang, okay. So parang, ako naman as a fashion designer, may mga ginagawa kasi akong doon lang talaga. So I'm a fashion designer, hindi ba akong political tao.
So medyo hindi lang ako komportable kasi iba yung pinag-uusapan ngayon. Kung pag-uusapan nito sa pagiging isang designer, okay ako. Ito kasi politika at saka medyo hindi naman ako yon. Kaya kay attorney na po yung pangalan. Ano pong nararamdaman niyo nung nilabas niyo yung mga statements na against you? Ano po unang reaction nyo? Siyempre medyo nakakalungkot kasi sabi nga niya, BFF. So nakakalungkot, pero ako naman eh, sabi nga ng aking pamilya, yung aking sister, yung parang ipagkasal na lang natin. Kaya lang medyo ngayon may mga naapektuhang tao na hindi dapat kasama dito. Na parang nadadamay sila. Siyempre, of course, the first family is nadadamay. Na hindi naman kami masyado client ko lang sila as a designer. So medyo nakakahiya rin sa party nila. There was an outrageous and loathsome defamatory remark published by Ms. Claire Lider Contreras, who also introduces herself as Maharlika. These defamatory statements were repeated multiple times in an almost monthly or even weekly basis. As time goes by, the attacks against Mr. Abel Bacudio became more rabid. There were various defamatory and outrageous allegations against Mr. Abel. But the three themes kept repeating, every time piece, to no other than Philippine Representative Ferdinand Alexander Araneta Marcos. Second, the Novel allegedly received kickbacks from DPWH projects. And third, the Novel and Novel's family received their Schengen visa through fraud, obtained their visa, Schengen visa through fraud, and which fraud was made through the assistance of Philippine First Lady Marie-Louise Araneta Marcos. We categorically denied all of those allegations. And we shall prove in a court of law that those are all false. We filed the case in California before the U.S. District Court for the Central District of California. And we also demanded a jury trial. Partida lahat. Kasi sinasabi nila na kung dito daw lang yung case, magluluto. This will be a jury trial and the facts of the case will be determined by citizens of various walks of life, ordinary citizens. Ito natin papatunayan. Aside from those three main allegations, there are other outrageous or loathsome that are proved during trial. To be the victim, or to be the victim of saying that someone is engaged in corruption is serious. The desire to rid our society of corruption is universal. So when you are the victim of an allegation, of a false allegation, that you are engaged in corruption, normally and naturally damage. At times there were threats against the safety of Abel. And the character assassination or when your reputation is ruined, the damage does not end with you alone. We know long after you are gone, if your reputation is damaged, you will still suffer that. And this suffering transcends generation. Pati yung mga anak nyo, pag nasiraan kayo ng reputasyon, magsasuffer din. So the categorical attacks here are no question, are willful and malicious. And with that, we are now ready to answer your questions. Any questions from our friend in the press? Yes, ma'am. Kaso ang inyong ipa-file? Na-file na po, hindi lang ipa-file. Na-file na po ng mga 2 weeks ago. It's an action for defamation in the U.S., which is a very serious offense because the U.S. society frowns upon persons who are engaged in defamation because they cherish the value that one's good name should be protected. So for example, just 2 weeks ago, there was a huge verdict. There is a series of huge verdicts in the U.S. just recently. 2 weeks ago, there was a verdict against Mr. Trump for molesting the former president of the U.S. The jury awarded an award of $83 million.
$65 million in punitive damages and around $18.3 million in actual damages. So if we see this value, we know that the American society is serious, that you cannot just ruin the reputation of someone else. And in this case, it will be the U.S. society which will decide the case. Yes? Kailan po kaya possible na mag-start na yung hearing? Possible na mag-start yung hearing. We have here, the court already issued a summons. And in that summons, it states, within 21 days from receipt of the summons, the defendant must answer. In case na magkaroon ng guilty verdict, ano yung magiging penalty nito base sa US law? In the US law, unlike here na pa definition, like, there's a statutory penalty for imprisonment or fine. In the US, there's no statutory penalty, but the jury will decide what will be the amount of damage. So, another huge verdict which happened just last year, the amount was $1.1 billion in the case of against Alex Jones. Follow-up question. Yung penalty ba is based on the personality of the aggrieved party? Yes, sir. That will be taken into consideration. Okay. The amount of damage that was suffered by the victim, of course, will also depend upon his stature in life. Because if you are high-valued, high-network individual, definitely the value that the damage that you will suffer will also be more. Dito sa Pilipinas, meron po ba tayong kaso? As of now, none. There's no case yet, but we will not discount that possibility. So sa US lang po sa ngayon? As of now, yes. Attorney, question lang po. Di ba si Katun B, nag-fighting po siya ng kaso? Hindi po yung possible din na pwedeng mag-join force sila ni Abel para mas maganda yung kaso? Join force, legally speaking, ma'am. They have different causes of actions, different set of facts. It cannot be included in one case, and they already filed the case. But if that's what you mean by joint forces, not one action, they are the plaintiff going to the fact, one action, that won't be legally possible. But when you say joint force, that they share resources, mm-hmm. or they share possible the evidence, that's really a possibility, and that depends on them. Attorney, if the respondent po ay found guilty, meron bang imprisonment na kalaki? In the US, defamation case is civil in nature. By itself, there's no imprisonment. But it is possible that in a defamation case, a court will also issue a bench warrant. And I won't disclose now how it can happen because I may be opening my cards before the defendant. That's a possibility. Ano na, hitad? The karma is coming. So, be ready ka lang dyan sa US. At saka ako pa sa'yo, kolektahin mo lang po yung mga lahat na makakilala mo na mga attorney dyan sa US kasi kinasuhan ka na pala 2 weeks ago ng legal team ni Abel Bacojo. Alam mo ba na napakaseryoso ni Abel Bacojo, hitad? Kasi gusto ka talaga na ipakulong po ni Abel Bacojo. Gusto kang pagbabayarin po ng mga damages na ginagawa mong paninira sa kanya. Sinisiraan mo ang kanyang reputasyon at inaapakan mo ang kanyang pagkatao, hitad. Napakagunggong ka kasi. Napakabalahura mo na tao. Maganda po ang pakikitungo sa iyo ni Abel Bacojo na nandun ka sa Pilipinas during po sa campaign season ni PBM. Maganda ho, talagang inaalagaan ka. Pero anong ginawa mo? Sinisiraan mo? Tinawag mo na scammer? So dapat lang talaga na ikaw po ipapakulong dito at pagbayaran ka ng siguro aabot po ng 65 million pesos ba makabayan. Yun po'y ayon ha. Yun po'y sa narinig ko kanina na kasi ito may mabubase kasi sa value po ng isang individual isi Abel Bacojo makabayan, hindi naman yung basta-basta. Kilalang kilala ho yan na tao. In terms po sa mga fashion designing, sa fashion industry, top ho yan si Abel Bacojo makabayan. So probably aabot po sa ganun kalaki na halaga ang hihingin po na damage ni Abel Bacojo doon po kahitad sa kanyang paninira makabayan. Sana nga lang, mga billion sana eh.
Hey! Diba? Nakatawa itong sita, makaabayan. So ngayon, nakita ko, nagla-live siya kanina, makaabayan. Abay, takot na takot. Talagang high blood na high blood. Hey! Dapat na talaga na seryosohin ito ni Abel Bacudio, makaabayan. Kasi kapag hindi ito gagawin po ni Abel, na hindi po kakasuhan itong si Hitad, araw-araw niyang gagawin ho yan. Kasi nga, the saddest thing na mangyari ito, makaabayan, kahit alam ho natin ng ating mga kababayan, mga tayo po mga Pilipino, na kung ano po yung narinig natin ng mga negatives, yan kasi ang lagi nating naisip, makaabayan, at lagi pong maaalala, di ba? Kahit anong pilit po na pag-explain dito ng tao na sinisiraan po ni Hitad, makaabayan, hindi naman kasi maniniwala ang ibang tao. The damage has already been done, at yan po ang laging maaalala ng mga tao nung nakarinig po sa paninira ni Hitad, makaabayan, di ba? Kahit anong pilit dito, sasabihin po ng kampo ni Abel Bacudio or even ni Abel Bacudio, sasabihin niya na hindi yan totoo, walang katotohanan ang mga pambintang dito ni Hitad, walang korupsyon na nangyari, hindi ho yan paniniwalaan ng ibang tao, lalong-lalo na doon po sa mga tao, sa mga followers po ni Hitad, makaabayan. So tama lang po talaga na yan po ay kinasuhan ni Abel Bacudio at saka Hitad. Be ready na lang. Halo, aabot po ng 1 billion or 51 billion pesos na halakhak ang aabot ni Sir Ivan. At saka happy po ngayong araw ang mga Marcos loyalist, ang mga Marcos supporter. At saka kanina, makaabayan, kitang-kita ko nga, merong nag-live kasi, makakilala rin po natin ang mga vloggers or even yung mga ano, hindi po mga vlogger, makaabayan, talagang happy sila. Ang kanilang smile nga, aabot dito. Na at last, meron nang nagkakaso dito kay Hitad, at talagang willing po talaga na ipapakulong at pagbayaran po ng malaking halaga itong si Hitad, makaabayan. So okay, so goods ba tayong lahat? So kung okay ang ating balitang araw, please i-like naman natin ang ating video, makaabayan. At syempre mamaya babalik pa po si Sir Ivan. Okay, so thank you so much and see you on my next vlog, makaabayan. Alam mo ba, Sir Ivan, na yung Hitad na yan, binihisan niya, pinalamon niya, pinatira niya nung umuwi ng Pilipinas nung eleksyon, yung dalawang yan, si Joe Smith. Alam mo ba yon? Alam mo, nanginginig ako habang nagsasalita para ikwento sa'yo yung mga sinabi ni Abel. Ang tagal naming nag-usap nung Sunday ni Abel. Ngayon, nag-usap kami nung Sunday. Di tinawagan ko, hindi niya nakuha. Tapos siyang tumawag, nag-call back siya. Di yun, ikinwento niya. Ginastusan niya yan nung umuwi. Pinalamon niya, pinatira niya sa bahay. At kahit yung si Joe Smith, pinatira niya sa kondo, na lahat halos na nagkalat ng mga kamierdahan niya sa loob ng kondo, yung Joe Smith na yan, na isa ring balas, ubas, na pinalamon niya rin. Na akala niya mga kaibigan niya. Huwag tayong mag-alala. Dahil, ang sabi sa akin ni Abel, sasampahan niya daw ng kaso sa US. Sabi ko nga, sampahan mo. Ano man ang nangyari, matalo man tayo, at least, Abel, sinampahan mo siya kung ano man ang mangyari, hoping na mabigyan siya ng anumang sanction sa US or what. Hoping yung demonyong yan, yung Hitad na yan. Ha? Okay? Okay? Nako, Diyos mio, talagang nanginginig ako, nakikipag-usap kay Abel nung Sunday, Sir Ivan. Nagpapasalamat siya sa'yo. Nako, tumantawa ang iyong tao. At ini-research mo siya. Sabi ko nga, please, sabi ko, panoorin mo ito. Yun nga, pinanood niya. Nagpapasalamat siya sa'yo. Ngayon, sabi ko nga, yung kasamaan, walang kapupuntang maganda yun. Tao ang makakadiskubre kung sino ka, sabi ko kay Abel. Napakabait niya, Sir Ivan. Si Abel, alam mo ba? Napakabait niya. Ay, nako, Diyos ko. Talagang napakahambo siya. Hindi siya tao yung kwan ba na yung kala mo may mga itinat. Hindi. Masyado siyang kwan sa yung, sabi nga niya,